O mahal kong Diyos, sayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kawakan, o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimulan po natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. Tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi, ipinapahid sa ating mga noo ang Abo. Subalit itong tanda ng pagsisisi ay dapat na antabayanan ng tapat na pagbabalik loob ng metanoia o ng pagbabago ng isip at puso. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat batid nating hindi sapat ang sarili nating kakayahan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu. Maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin, kayong mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapapahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipa ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo at manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan o Panginoon. Huwag mong tulutang kami, hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin. Nasaan ang inyong Diyos?
Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Oon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsasalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Oon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang paghahariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak ng dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagsundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pag-asa katuparan ng mitin at kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin po natin ang mga katabi nating good morning. Mga kapatid, simula na ang Kwaresma. 40 araw tayong maghahanda bilang mga Katoliko para sa Misteryo Paskwa. Hindi lamang ang paghihirap at kamatayan ni Kristo ang pinaghahandaan natin. Hindi ang Good Friday ang highlight, ang climax, kundi ang kanyang muling pagkabuhay. Ito ang ating tunay na paghahandaan ngayong 40 araw, Kwaresma. At tulad po ng mga ginagawa ng ninuno natin noon, ang paglalagay ng abo, alam niyo po, ngayon, pahid lang. Dati, bubuhusan ka talaga ng abo. E tayo ngayon, Diyos ko, para hindi masyado malaki, yung iba ayaw ng masyado malaki, yumuyuko talaga. Para hindi masyado malaki ang ilagay nung lay minister, nung pare. E minsan sa pagyuko, nakita ko, yumuko. Sinimulan ko sa baba, pataas, o di lalong lumaki. Noon binubuhos, ngayon pinapahid lamang. Pero ito po ay tinutulad din natin sa ginagawa o ginawa ng mga ninuno natin noon na ang pagpapahid ng abo ay tanda ng pagsisimula ng isang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kaya napakahalaga ng panahong ng Kwaresma. Tinuturuan, tinutulungan tayo ng Kwaresma na magbawas at magdagdag. Na magbawas
at magdagdag. Huwag nating kalilimutan, mga kapatid, kahit hindi po ito araw ng Pangilin, kahit hindi holiday of obligation ngayon, bukod sa pagsisimba, makinig tayo. Huwag mong kalilimutan, araw din ngayon ng fasting at abstinence. O, huwag magbibingi-bingihan. Napakahirap nito, pero mahalaga ito. Sino ang magfa-fasting? 18 years old hanggang 59 years old. Naku, yung mga senior, tuwang-tuwa. Yes. 60 pataas, excuse pala. Ngayong araw na ito, one full meal. Sa tatlong meals natin, breakfast, lunch, dinner, pipili ka lang ng isa. Yung mabubusog ka lang. Hindi yung one full meal nga, pinagsama-sama mo naman yung tatlo. Yung mabubusog lang. One full meal. Fasting. Excuse yung mga may sakit. At abstinence. Sino ang mag-abstinence? 14 years old, pataas. Walang karne, baboy. Sakripisyo. At mga kapatid, in other words, magbabawas tayo ng kain, hindi lang ng karne, ng baboy, lalo na ng mga gustong-gusto mong pagkain at inumin. Pero mga kapatid, sa unang pagbasa, sinasabi ng Diyos, hindi lang kayo sa pagkain dapat magbawas. Ang gusto ng Diyos na dapat nating bawasan ay ang katigasan ng ulo natin, ang katigasan ng puso natin. Bawasan natin ang pagiging marunong pa sa Diyos. Marunong pa sa Diyos, hindi dahil lang sa parang nagmamataas, nagyayabang ka na sa mga natutunan mo, nakuha mo, at naipon mo sa mundo, kundi dahil tinatalo, sinisira ka na ng sobra mong hiya at takot na hindi ka na kayang patawarin at baguhin pa rin ng Diyos. Huwag kang marunong pa sa Diyos. At bawas-bawasan mo na rin ang pag-iisip at pagpatol sa mga sinasabi at kinakalat ng iba tungkol sa iyo. Kung naging mali ka nga, kung naging masama ka nga, aminin mo, ayusin mo, itigil mo na. Pero kung panghahamak at paninira lang ang hangad ng iba, wala kang mapapala. Sa Diyos ka lang maniwala. At mga kapatid, kung may dapat man tayong dagdagan ngayong Kwaresma, ito ang sinasabi ni Pablo sa ikalawang pagbasa natin ngayon. Dagdagan natin ang pagiging katulad ni Kristo, maging sugo ng Diyos na magliligtas sa iba mula sa kasamaan, mula sa kasalanan, mula sa kamatayan. Huwag daw natin sayangin, sabi ni Pablo, ang pagkakataon na may lakas pa tayo, na may kakayahan pa tayo, na pigilin, huwag itulak. Itama, hindi ipahamak ang sino mang katulad natin minsan nakakalimot maging mabuting tao. Sa madaling salita, dagdagan natin ngayong Kwaresma ang pagsisikap natin na magsalita ng totoo, na mag-isip ng maganda, at gumawa ng mabuti sa kapwa. Kaya nga mga kapatid, yung tatlong haligi ng Kwaresma na sinasabi ng Ebanghelyo natin, magdasal, mag-ayuno, maglimos, ito ang pare-pareho nating sisikaping dagdagan ngayong Kwaresma. Pero
ang paalala sa atin ngayon, kung gagawin mo rin naman ang magdasal, mag-ayuno, maglimos, ayusin mo na. Huwag mong titipirin, mamadaliin ang pagdarasal. Huwag mong dayain, huwag mong pilitin lang ang pag-aayuno. At huwag mong katakutan at pagdudahan ang paglilimos. Maloko, madaya ka man, bahala na ang Diyos. Mga kapatid, sa pagpatuloy na misa natin, pagkatapos ng homilya, gagawin natin ang pagpapahid ng abo. Pagkatapos nating basbasan, mamaya, kapag sinabihan ka, habang nilalagyan ka ng abo, repent and believe in the gospel. Isipin mo, muli kang niyayaya ni Jesus. Lumakad ka sa daan ng krus ngayong Kwaresma. Hindi para hamakin o parusahan ka, pero para patawarin at baguhin ka. Ngayong Kwaresma, lahat tayo magbabawas ng tigas ng ulo at ng puso. Magbabawas ng kasalanan at sama-sama rin nating gamitin at dagdagan ang anumang maganda at mabuting magagawa natin. Mga kapatid, maniwala ka, may dalang biyaya at himala ang Kwaresma. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo. Sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paglalagay po ng abong ito ay ipapahid sa ating mga noo. Paunawa lamang po na ang mga nakaupo lamang sa pinakaunahan ng ating simbahan ang pipila para malagyan ng pari ng abo sa kanilang noo upang hindi lubos na maantala ang pagdiriwang ng misa. Ang iba naman ay maaaring lumapit pagkatapos ng misa sa mga tent sa labas ng simbahan sa BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista at Plaza Miranda ang ating mga lay minister ang maglalagay ng abo. Mahigpit na panatilihin pa rin ang physical distancing at pagpila ng maayos. Sundin po natin ang ating mga ihos at aser. Maraming salamat po. Ang ta
atin na painabubuhay, bagus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayong matakos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad nating Diyos. Gutom tayong maniklungod na may abot sa pangsuot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambanan ng simbahan, ang saserdote ay mag-iyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ngayon ng Ama tungo sa pagsisisi, sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. Magbalik-loob tayo sa Diyos ng may pagpapakumbaba habang ating sinasabi, O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa simbahan, pagkaloobon mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko ng pusong nagsisisi habang sinisimulan ang panahon ng Kwaresma, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, bigyan mo sila ng pusong sensitibo sa iyong awa at habag, upang sila rin maging salamin ng iyong pag-ibig, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, naway makatagpo kami ng kapanatagan sa iyo, Ama, habang aming pinagninilayan ang aming mga pagkukulang sa iyo at sa isa't isa, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa mga dukha, sinisiil at iba pang minorya, hipuin mo ngayon ang aming mga puso tungo sa pagturing at paglilingkod sa kanila bilang aming mga kapatid. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, salubungin mo sila pabalik sa iyong mapagmahal na bisig. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay.
Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na mga kahilingan. Isama natin sa ating mga dasal ang mga kapatid nating may sakit, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, gayon din ang ating mga kamag-anak, kaibigang nasa ibang bansa, lalong-lalo na ang mga nagsasakripisyo alang-alang sa kanilang pamilya. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Ama naming maawain, ipagpanumbalik mo kami sa iyong pag-ibig habang aming inihahanda ang aming mga sarili sa dakilang paggunita ng misteryo paskwal ng iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, umihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginanap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana,
O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, O sana, O sana, O sana sa kaitaasan, O sana, O sana, O sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po si Monsignor Josefino Ramirez at ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, naniniwala ang Diyos na kaya mo pa rin magbago at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Pagsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapatawad sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa bilis ng panahon, ang pangarap
puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ng aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nanghina. Indit ng pag-ibig, dahang ng lamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ng aking puso. Nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Announcement. Ang iba pong mga hindi pa nalalagyan ng abo ay maaaring lumapit pagkatapos ng misa sa mga tent sa labas ng simbahan sa BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista at Plaza Miranda. Ang ating mga lay ministers ang maglalagay ng abo. Mahigpit na panatilihin pa rin ang physical distancing at pagpila ng maayos. Sundin po natin ang ating mga ihos o ushers. Maraming salamat po. Pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam na sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agadan tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo.
Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong Kwaresma, hindi lang natin aaminin at haharapin ang ating mga kasalanan, kundi palalakasin at gagamitin natin ang ating angking kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo tingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng pagkapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kalooban ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.